Napasa na all ang marami sa level up na pabahay ng Manila LGU. Beneficiary ng Mala Townhouse na proyekto ang mga biktima ng sunog sa Baseco compound last May. Pasalan natin yan sa report ni Laila Pangilinan. May 26, nang matupok ang nasa 500 bahay sa Baseco compound sa Maynila. Higit 1,000 pamilya ang nawala ng tirahan dahil sa sunog. Fast forward tayo ng 2 months. Sana nga ba nakatira ang mga biktima ngayon? Welcome to Baseco Community! O, diba? Yan ang transformation! Parang model lang ng mga binibentang townhouse ang bawat tirahan dito. Project ito ng Manila City Government na bahagi ng kanilang Urban Housing Ordinance. Layunin itong mabigyan ng disente at abot-kayang pabahay ang mga mahihirap na taga-Maynila. Gusto lang panaginip para sa mga beneficiary ng Baseco Community ang Mala Townhouse na tirahan nila ngayon. Malayong malayo sa dati nilang tinitirahan. Talagang mapapasana all ka na lang. Dahil 200 pamilya ang beneficiaries ng housing project na ito. Mostly ay mga kasama sa mga nasunugan noong Mayo. Kabilang dito si Aling Zenita, ang kanyang inabong pangarap. Naging pangarap na jackpot. Nabunot lang naman siya ni Yorme Isko Moreno para patirahin sa model house ng Baseco Community. Pati mga gamit gaya ng ref at aircon, di na niya po problemahin. Ang hindi ko nga maano kung anong naramdaman ko sa tuwa. Nito ang nangyari ng buhay ko. Mas okay po dito kaysa natira namin dati. Binabaha kami. Tapos tinutuluan kami ng ulan. Pero ngayon hindi na po. 2 stories ang bawat bahay na may laking 42 square meters. Mayroon 2 kwarto ang bawat isa. Pero ang itinuturing na best feature ng ilang beneficiary, may sarili na silang banyo na dati nilang problema. Flying saucer, alam naman yun ni Mayor eh, na balot suman daw po kami. O, di ba balot suman? Ngayon, di na. Di plus na, di equals pa. Hindi nga lang siya libre, pero sa halagang 2,000 to 3,000 pesos kada buwan na babayaran sa loob ng 50 years, hindi pa ba good deal yan? At para mas maraming happy, sinisimula na rin ang 2 pang similar projects na papangalan ng Condominium at Binondominium. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5.